Kamusta naman natin ang lagay sa mga evacuation center mula sa bayan ng Santo Tomas? Saksila si Darlene Kai. Darlene? Pia, nandito ako ngayon sa isa sa mga evacuation center sa Santo Tomas, Batangas, kung saan pansamantalang nanunuluyan yung mga ilang residente na lumikas mula sa Talisay, Tanawan at Balete. Nagpaabot na ng paunang tulong ang lokal na pamahalaan, pati na ilang mga residente na nagmagandang loob. Pero hindi pa rin madali yung sitwasyon ng mga evacuees dito. Nagpuga na ng lava ang Bilkang Taal na minsay sinabayan pa ng kidlat. Mag-aalas 3 hanggang bandang alas 4 ng madaling araw yan na lumikha ng dagundong sa maraming lugar. Ang ganyang peligro, hindi na hinintay at kagabi pa tinakasan ng mga taga-Talisay, Batangas. Nasaksihan natin ang inabot nilang hirap, pati ng mga sumaklolo sa kanila. Ni walang panyapak, wala rin gamit na naisalba. Sobra natakot po kami kasi noon na ando doon po kami sa gitna ng dagat, iniisip namin baka biglang lumaki yung tubig o abot na kami ng sabog doon. Kaya takot na takot po ako, pati mga anak ko nag-iiyakan kanina talaga. Masakit po sa mata, masakit po sa balat, lalo na po sa ulo. Masakit din po gawa ng nakapilokong buhok. Sinakyan lang namin yung truck na wala akong bubong. Ligtas at buhay. Balot hindi lang ng putik at abo, kundi pangamba takot. Ang lahat na yun napundar nga namin, naiwan na lang dun. Na baliwala, pinaghirapan namin mag-asawa. Kaya napapaya ko ako. Kabuhayan ho namin, mga ano naiwan ho dun. Tulad ho, kabayo ho namin, manok. Ay, mga pananim namin naiwan sa ano, nasira ho lahat. Na pinaghirapan. Wala na ho kaming babalikan. May nagbangka ng isang oras. Naglakad ng kilo-kilometro, makahingi lang ng saklolo. Gaya ni Aling Rosalina. Ngayon ho ako nakaranas ng ganito eh. Ang tanda ko na ho dito. Ngayon ako nakaranas ng ganito na ang Talisay, ganito ang nangyari. Masakit. Mahirap tanggapin. Tandaan na kayo, huwag kayong magtulakan. Mga may edad, pati mga wala pang kamuang-muang, nasadlak sa kalamidad. Ilan sa kanila, dinala sa mga evacuation center dito sa Santo Tomas. Kabilang ang mag-asawang Melesio at Teresa de los Santos na kapwa mahigit 80 taong gulang. Nagyang mahirap. Okay. Pero at this time, dito, ligtas na kayo. Oo naman. Awa ng Diyos. Sa buong Santo Tomas, Batangas, mahigit 900 pamilya o higit 4,000 ang tinanggap nilang evacuees na galing sa Talisay, Tanawan at Balete. Nakahanda naman daw sila sakaling may iba pang dumating mula sa mga karatig bayan. Sa Kalaka naman, inilikas ang mahigit 200 pang pamilya. Mga alas 2 po ng tanghali yung pumabog eh. Nakita po namin ang bato, yung binugan niya. Mahirap po ang kalabanin na. Talagang delikado. Buong lalawigan ng Batangas na ang isinailalim sa state of calamity. Halos saan ka man bumaling, imahe ng trahedya ang makikita. Partikular na tinututukan ang mga bayan ng Agoncillo, Laurel, Talisay, San Nicolas, Balete at Mataas na Kahoy na nakapaloob sa 7-kilometer danger zone ng Bulkang Taal. At yung pagpapalikas, yan ay tuloy-tuloy. Pati yung ating mga mask ay atin nagdi-distribute tayo ngayon. Nagpasaklolo na sa national government ang lokal na pamahalaan ng Batangas dahil sa pinsalang idinulot ng Bulkang Taal. Padalhan din ho kami ng rescue vehicle dahil po kagabi pa kaming naghahanap ng gasolinahan, ng paggagasolinahan po. There are 37 mobility assets, sir. While we understand lahat sa iyong mga hinaing ng ating mga kababayan, sir, ang ginagawa natin, sir, is may mga priority. Itong circumferential road ng Agoncillo, Talisay, Lemery, Balete, Laurel, pinauna natin kasi ito rin yung dadaanan ng kung sakaling magkakaroon ng additional evacuation. Bagamat kaya raw ng DSWD ang lahat ng mga lumikas sa 77 evacuation centers, may apila sila sa publiko. Sleeping mats, pero mas komportable sana kung merong
yung sinasabi nating caution, yung mattress para at least malambot. Gusto silang padala mga pansit dito para iba naman yung potahe. Bukod sa mga pagkain, tubig at face mask ang kabilang sa mga pinakakailangan sa ngayon ng mga lumikas na hindi patiyak kung hanggang kailan magtatagal sa mga evacuation center. Nasira ako lahat na pinaghirapan. Wala na ako kaming babalikan. Pia, balik ulit tayo dito sa evacuation center. Kakausapin natin yung isa sa mga lumikas na taga Talisay, Batangas na si Ma'am Raquel Carandang. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am. Sabi niyo po, kinukwento niyo kanina na nagkahiwa-hiwalay po kayo ng mga kamag-anak ninyo. Ano pong nangyari habang lumilikas kayo kanina? Dahil po dun sa paglikas namin kanina ay dun po sa pag-ulan ng bato, tapos umuulan ng putik. Tapos ang lindol, hindi siya nawawala. Kaya kami mag-anak ay nag-usap na kami ay umalis na at pumunta na sa evacuation center. Ay na ang aking manugang ay nahiwalay sa amin at ang dalawa kong apo. Dahil lang dumating po ang rescue po sa amin sa Central Elementary School Talisay, Batangas. Kami po ay nagkanya-kanya na pong sumampa sa truck dahil po sa kapal po ng putik at wala pa hong kuryente. At dahil po sa pagtumba po ng mga puno sa school, na wala naman pong hangin, kami po ay nagtataka bakit ganun. Kaya po kami ay nagunahan na pong sumampa sa truck para po mailigtas po namin ang aming mga bata at kami po. Kamusta na po yung lagay ng mga kamag-anak ninyo na hindi nyo po kasama ngayon, yung mga nahiwalay po sa inyo? Sila po ay nasa Tagaytay ngayon, ang dalawa kong apo tsaka isa kong manugang. Nagkausap naman po kami kanina pero sa narinig ko nga po na umakit na po sa level 5 po ang sitwasyon. Yun po, hindi pa. Hindi pa naman po ma'am, pero kamusta po ang sitwasyon niyo po dito ngayon sa evacuation center? Dito pa sa evacuation center po ay maayos po kami dito at asikaso po kami at meron po kaming pagkain, may mga damit. Meron po kami ditong nagbibigay ng gamot. Katulad po niya, may sakit po ang apo ko. Nakahingi po kami ng gamot para sa lagnat. At saka sa pagkain po, sagana po kami. At lagi po kami pinapakain. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Raquel Carandang. Pia, dito sa evacuation center sa Santo Tomas, kung saan naroon tayo ngayon, ay mahigit 150 families o mahigit 700 individuals yung nandito ngayon at handa naman daw silang mag-accommodate kung sakaling may darating pa. At live mula dito sa Santo Tomas, Batangas, ako po si Darlene Kai, ang inyong saksi.